What is Jigyasanka? Kung isa po kayo sa foreign parents na naninirahan dito sa Japan, kailangan mo itong malaman about Jigyasanka, lalong-lalo na kung kayo ay niyayaya ng inyong mga anak. Jigyasanka or Class Observation or Parents' Day. Hi guys! Welcome back to my channel. This time, tatalakayin po natin ang tungkol sa Jigyasanka. At ano nga ba ang mga dapat gawin dito? Alam ko, lalo na sa mga parents na nirehan dito sa Japan, nako-confuse po tayo kung pupunta ba tayo o hindi. Madalas na inaanyayahan ang mga magulang na lumahok sa pag-obserba ng kanilang mga anak sa school dito sa Japan. Ito ay isang oportunidad ng mga magulang upang makita ang pamamaraan ng pagtuturo at tuklasin ang mga abilidad at kaalaman na tinuturo ng mga ito sa paaralan. Marami pong mga foreigner na magulang na hindi dumadalo sa mga ganitong aktibidades ng kanilang mga anak sapagkat marami silang mga doubts at mga tanong, lalo na rin hindi nila alam kung paano. Alam nyo ba na pagkatapos nito ay nagkakaroon ng tinatawag na Gakkyokondankai or Parent and Teacher Consultation Meeting? Isa din po ako sa mga magulang na nahihirapan dumalo sa mga ganyang aktibidades sapagkat unang-una, language barrier is the problem. Pero may mga paraan po ang school para dito. Kung tayo po ay mga galing sa trabaho, sapat na po ang ating kasuotan sa pagdalo dito. Katulad po sa akin, dire-diretso na po akong pumupunta ng Jigyasanka, lalo na wala na po akong oras magsuot pa o magpalit ng panibagong damit. Paalala lang po sa mga magulang na dadalo dito. Stick to conventional style lang po tayo, kaunting ayos at huwag masyadong magara sa kasuotan. Iwasan po nating magsuot ng mga alahas o anumang palamuti sa katawan. Alalahanin po natin na tayo po ay pupunta para mag-obserba ng ating mga anak at hindi para rumampa. Ayaw naman po siguro nating mapagtawanan o kaya pag-usapan ng ating mga anak. Ang mga pangunahing bagay na dapat natin dadalhin bago pumunta sa school ay ang name tag, room slippers pang loob, plastic bag para mailagay ang mga sapatos natin doon, at ang bag na kung saan pwedeng mailagay ang flyers na manggagaling sa school. Wala po tayong ibang gagawin kundi ang panoorin ng ating mga anak at mag-observe ng tahimik. Iwasan po natin makipagkwentuhan o kaya makipag-chismisan sa ating mga katabing magulang. May mga pagkakataon na hindi po tayo makadalo, pero iwasan po natin ito hangga't maaari. Nakakaapekto po ito sa pag-iisip ng ating mga anak. Pero kung talagang hindi po talaga kakayanin, pwede po tayong magkaroon ng substitute. Pwede po yung asawa mo o kaya yung mga kamag-anak mo. Pero sa case ko po, mukhang malabo. Pare-pareho po kami mga busy sa work, kaya kanya-kanyang paraan na lang. May mangilang-ilang school na hindi nagpapaintulot ng pagkuha ng pictures or videos.
sa kadahilanan ng privacy concern ng mga magulang. Itangguni po muna natin sa school ang policy ukol dito. Iwasan po natin ang pag-post ng mukha ng mga klase ng mga anak natin sa ating social media account nang walang kaukulang pahintulot sa mga magulang nito. Kung sakasakaling magpo-post na po tayo ng mukha ng ating mga anak, maaring lagyan po natin ng stickers or mask ang mga nakapaligid sa kanya. Napakahigpit po ng Japan pagpatungkol po sa privacy. Kaya ko po ginawa ang content na to para makatulong sa ating mga kababayan at sa iba pa mga foreign parents para maging aware tayo sa mga rules dito sa Japan. What is Gakkyu Kondakai? Ito ay ang araw na kung saan magpupulong kasama ang mga teacher at ang parents para i-deliver ang mga information about upcoming schedule at ang mga activities nito. Sa panahong hindi po tayo makakadalo, kailangan po nating ipagbigay alam ng mas maaga at makakatanggap po tayo ng notification letters galing sa teachers. Kung sakasakaling hindi po natin naiintindihan yung mga papel na natatanggap natin, pwede po tayong sumangguni sa mga teachers sapagkat meron po silang assistance na marunong mag-English. Sana po'y makatulong ang kaalaman na ito sa mga parents na naninirahan dito sa Japan at sa ibang mga lugar na nagkakaroon pa ng second thoughts kung dadalo ba o hindi. Napaka-importante po ng ating presensya para sa ating mga anak mga ganitong aktibidad. So that's it for now and thank you for watching. Please don't forget to subscribe, click the bell button para notificated po kayo sa aking mga videos. See you on my next videos!